Hello guys, welcome to my channel. Ang pag-usapan natin ngayon ang forward reverse with motor. Bago tayo mag-proceed na pag-aralan natin yung diagram at saka sa actual connection, gusto ko munang talakayin natin yung push button. Baka kasi guys magtaka kayo kung bakit yung push button na ginamit ko ay pareho lang ang kulay at pareho lang ang forma. Ito kasi yung push button na ginamit natin guys, no? Itong klaseng push button na to ay old push button na ito. Marami na kasi mga makabagong push button ngayon. Ito siya guys, kung makikita natin, ito yung normally close sa taas. Pag pindutin natin tong push button, mag-open ito. Pag bitawan mo naman, magko-close. Kaya nga ito yung normally close. Dito naman sa baba, ito naman yung normally open. Pag pindutin natin ito, magko-close ito. Pag bitawan natin, mag-open ulit. Ito yung push button na gagamitin natin. Pareho lang sila lahat guys. Ang forward natin, ang ginamit natin na push button ay ganito. Ang reverse naman ganito din. Ang stop natin ganito din. To erase the doubt, baka magtaka kayo na bakit ang push button ay pare-pareho lang. Marami kasi nagtatanong eh, nag-PPM sa akin ng mga baguhan. Dahil hangad kong matuto sila, ibabahagi ko itong diagram na ganito na forward reverse. Simpleng diagram lang naman ito kung tutuusin. Pero kung sa mga baguhan pa lang, medyo may kahirapan ito dahil kung ano yung nararamdaman nila ngayon, ganun din ang nararamdaman ko noon, nung baguhan pa lang ako. Para sa akin napakahirap i-wiring ang forward reverse. Pero dahil na rin sa katagalan na madalas mo nang naiinkwentro, madalas mo nang nakikita, madalas mo nang ginagawa, para sa'yo, easy na lang. Pero kung sa mga baguhan pa lang, talagang mahirap yun. Kaya nga, dinidemonstrate ko ito step by step. Papakita ko sa inyo step by step kung saan siya i-coconnect, kung saan pupunta yung kable, yung cable, yung wire. Para maintindihan natin ang lubusan, lalo na sa mga baguhan. So bago natin pag-aralan ang diagramming, gusto ko munang magpapasalamat sa mga viewers na patuloy na nanonood sa aking channel. Maraming salamat nga pala sa inyo. Ngayon guys, pag-usapan natin ang diagram. Ang pag-usapan natin ngayon guys ay ang forward reverse with motor. Ito yung sa control niya guys. Kakabitan natin to ng motor. Doon sa power circuit niya. Ituturo ko rin sa inyo. Ito yung push button natin na stop, normally close. Ito yung push button natin na start, normally open sa forward. Ito naman yung push button natin na start, normally open sa reverse. Ito yung line 1 natin, ito yung line 2 natin. Ito yung interlocking natin guys. Reverse normally close, forward normally close. Ito naman yung overload relay natin, normally close. Ngayon, paglagyan natin to ng power, pagpindutin natin ito, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Mag-a-activate ang forward natin, contactor. Pag-activate ng forward natin, i-close to ng forward, i-open din to ng forward. Ngayon, pagbitaw natin dito, babalik sa ganong position. Ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gagana ngayon ang forward natin. Pag i-press natin tong start push button ng reverse, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Hanggang dito lang. Kasi naka-open contact ito. Dahil gumagana yung forward natin. Ngayon, kung patayin naman natin to, pagbitaw natin, babalik sa normal position. Mamamatay yung forward natin. Magko-close ito. Mag-open naman ito. Ngayon, pagpindutin natin itong start push button ng reverse, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gagana ngayon ang reverse natin. Paggana ng reverse natin, i-close to ng reverse, i-open din to ng reverse. Pagbitawan mo ang push button natin, babalik sa normal position na naka-open. Ang kuryente ngayon dadaloy dito.
gagana ngayon ang reverse natin. Ngayon, pagpindutin naman natin itong start sa forward push button natin, ang kuryente dadaloy dito hanggang dito lang. Kasi naka-open contact tong normally closed ng reverse natin dahil gumagana ang reverse contactor natin. Ngayon, kung patayin natin to, mag-open ang contact nito, mamamatay ang reverse natin, mag-open ito, magko-close naman ito. Pagbitaw mo nito, babalik sa ganong position ang kuryente hanggang dito na lang. Hindi na tatakbo ulit. Halimbawa, gumagana ito, pag mag-trip ang overload natin, mamamatay ang forward natin. Kasi pag-open contact to. Ganon din dito sa reverse. Kung mag-activate naman ang reverse, pag mag-trip ang overload natin, mag-open to, mamamatay ang reverse. Pag i-reset natin, magko-close, ganun na ang forma niya, guys. Ngayon, proceed tayo sa power circuit kung saan ikakabit natin yung motor. Ito naman yung power circuit natin, guys, sa forward reverse kung saan nakakabit yung motor natin na 3-phase motor. Ito yung symbols ng main circuit breaker natin. Ito naman yung forward contact. First contact, second contact, third contact. Ganon din sa baba. First, second, third contact ng forward. Ito naman yung contact ng reverse. First contact, second contact, third contact. Ganon din sa baba. First contact, second contact, third contact. Pag i-on natin tong circuit breaker, guys, pag mag-activate ang contactor na forward, magko-close ito, ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gagana ngayon ang 3-phase motor natin. Kung lalagyan natin to ng power tong line 1, line 2, line 3. Pag mag-off naman yung contactor natin sa forward, mag-open ito. Mamamatay ang 3-phase motor natin. Ngayon, pag mag-activate naman ang contactor ng reverse, magko-close ito. Ang kuryente ngayon dadaloy dito. Gagana ang 3-phase motor natin. Lagi po nating tatandaan, guys, pag mag-interchange yung cable, magre-reverse yung motor. So, pag mag-interchange ang dalawang cable na to, magre-reverse ang motor natin. Ngayon, pag mag-off naman ang contactor ng reverse, mag-open to, mamamatay ang 3-phase natin. Ganun lang ang function nito, guys. Ngayon, proceed tayo sa actual wiring. Kung saan ikakabit natin yung control, pati na rin dito sa motor. Ngayon, umpisahan na natin ang wiring. Ang una nating wawiringan, from line 1, papunta sa normally closed push button natin. Galing dito, papunta dito. Ang sa taas nito, guys, ito na yung normally closed. Dito naman sa baba, ito yung normally open. Ito yung normally open natin. Ito yung normally close. So, ikabit natin to ngayon sa normally close dito. Ang kasunod niyan, lusot naman dito sa kabila, no? From normally close or stop push button natin, papunta ngayon sa normally open or start push button natin. Galing dito, papunta dito. Mag-jumper tayo ng cable galing sa start push button natin na forward. Papunta ngayon sa start push button natin sa reverse. Galing dito, papunta dito.
Ang kasunod naman yan, from start push button, maglagay tayo ng jumper papunta ngayon sa forward natin, normally open. Galing dito, papunta dito. Ngayon, mag-jumper din tayo ng wire from normally open ng forward, papunta ngayon sa normally open ng reverse. Galing dito, papunta ngayon dito. Lagi po nating tatandaan guys, always nakapatay itong circuit breaker natin bago tayo mag-perform ng wiring, para maiwasan natin ang makuryente. So ngayon tapos na tayo dito sa kabila guys, no? Ngayon dito naman tayo sa kabila sa forward start push button natin, papunta ngayon sa normally open ng forward natin. So galing dito, papunta ngayon dito. Mag-jumper naman tayo dito sa normally open ng forward, papunta ngayon sa normally close ng reverse natin. Galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod niyan, lusot naman dito sa kabila, from reverse normally close, papunta ngayon sa forward natin A1. Galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod naman guys, dito naman tayo sa kabila, no? From start push button normally open, papunta ngayon sa normally open ng reverse natin. Galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod naman yan, mag-jumper tayo dito sa normally open ng reverse, papunta ngayon sa forward natin normally close. Galing dito, papunta ngayon dito. Ang kasunod naman yan, lusot dito sa kabila, from normally close o forward, papunta ngayon sa reverse natin A1. Galing dito, papunta ngayon dito. And guys, proceed tayo sa power circuit, kung saan ikakabit natin yung motor. Ngayon guys, bago tayo mag-umpisa sa actual wiring sa power circuit kung saan ikakabit natin yung motor, lagi po nating tatandaan na always nakapatay itong circuit breaker natin para hindi tayo makuryente. Ito yung line 1, line 2, line 3. Sa line side ito. Sa load side naman niya, ito na siya, line 1, line 2, line 3. Lagi po nating tatandaan guys, ito ang first contact, second contact, third contact. Ganon din sa baba, first contact, second contact, third contact. Ganon din dito.
Tapos sa baba naman ng overload relay natin or OLR, itong symbols ng overload natin, nakakabit ang motor. Ngayon, umpisahan na natin ang wiring. From line 1 sa load side ng circuit breaker papunta sa first contact ng forward natin. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod niyan, from line 2 sa load side ng circuit breaker papunta sa second contact ng forward. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from line 3 sa load side ng circuit breaker natin papunta sa third contact ng forward. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from first contact ng forward natin papunta sa first contact ng reverse. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from second contact ng forward papunta sa second contact ng reverse. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from third contact ng forward papunta sa third contact ng reverse. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, sa baba tayo guys, from first contact ng forward papunta sa third contact ng reverse. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from second contact ng forward papunta sa second contact ng reverse sa baba. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan, from third contact ng forward natin papunta sa first contact ng reverse natin sa baba. Galing dito, papunta dito. Ang kasunod naman yan guys, sa baba ng overload, ikabit natin yung 3-phase motor natin. Itong U, ikabit natin sa first contact ng overload natin sa baba. Ang kasunod naman, ang V natin, ilagay natin sa second contact ng overload sa baba. Ang kasunod naman, ang W natin, ilagay natin sa third contact sa overload natin sa baba. So tapos na tayo ngayon sa wiring guys. Ang procedure nito guys, pag i-on natin tong circuit breaker, pag pindutin natin tong push button na forward, gagana ang forward contactor natin, mag-a-activate ang motor. Ngayon, kung pindutin naman natin tong reverse, hindi gagana ang reverse natin pag gumagana ang forward na contactor dahil mayroon siyang interlocking.
maliban na lang kung ating pindutin ang stop. Pag stop niya, mamamatay ang forward, mamamatay din ang motor. Ngayon, pag pindutin natin itong reverse, gagana ang reverse contactor natin, gagana ang motor, magre-reverse ang rotation ng motor. Ngayon, kung pindutin naman natin itong forward, hindi gagana ang forward natin pag naka-activate ang reverse dahil mayroon siyang interlocking. Maliban na lang kung patayin natin to, mamamatay ang reverse, mamamatay din ang motor natin. Ganun ang operation nito, guys. Ngayon, itry natin, i-on natin ang circuit breaker. Try natin ang forward. I-off natin. So, ang rotation ng forward natin is clockwise rotation. Pag i-reverse naman natin, mag-counterclockwise ito. Try natin ngayon i-reverse. Off natin. So, ang rotation ngayon ng reverse is counterclockwise. Ngayon, itry naman natin ang forward. Pagpindutin naman natin itong reverse, hindi gagana ang reverse contactor natin dahil may interlocking. Itry natin. Hindi gumana ang reverse natin. Maliban na lang kung ating patayin. Try natin. Ngayon, pag gumana naman ang reverse contactor natin, pag pindutin natin itong forward, hindi naman gagana ang forward contactor natin dahil may interlocking. I-try natin. Ayan, hindi siya gumana. Ang purpose kasi ng interlocking, guys, dapat hindi magsabay gagana ang dalawang contactor dahil magkaka-shortage. Off natin. Para sa baguhan pa lang sa aking channel, maaari po kayo mag-subscribe. Paki-press na rin ang notification bell para updated po kayo sa susunod kong video. Maraming salamat sa inyo, guys. Hanggang sa muli.